Pugong Biyahero. At para po sa araw na ito, for today's video and for today's vlog, ay share ko po sa inyo itong araw na pinakamahalaga rin sa akin. Ngayon pong araw na ito, December 28, ay gaganapin ang ribbon cutting ng aking pinagawang bahay. So ito po yung nakita nyo sa vlog ni Renz. So by this time, share ko naman sa inyo itong bahay ko at ang paghahanda sa aking or sa aking house blessing ng aking bahay. This time, hindi naman ito po yung Pugong Biyaheros project natin. So ngayon, ito na mismo yung aking bahay. Pinagawa ko mismo dito sa Lubang Island. Pinagawa ko siya dito kasi ito yung bahay kung saan din ako lumaki o yung lugar kung saan ako lumaki dito sa Barangay Borol Occidental, Mindoro. Yung family ko, dito kami nag-raise lahat. So dito ako nag-umpisa at dito rin ako nagsimulang mangarap. Itong bahay na ito ay siyempre pinaghirapan, di ba? At talagang pinlano kong mabuti at pangarap ko na magkaroon ng ganitong bahay. Kaya masayang masaya ako. At sa wakas ay magkakaroon rin ako na yung masasabi ko na house blessing ng aking sariling bahay. Kaya samahan niyo ako mga kababayan para masaksihan ninyo ang aking house blessing ng Pugong Biyahero House. Dito po yan sa Occidental Mindoro. Dahil blessing ng aking bahay, syempre hindi pwedeng mawala ang handaan. So ngayon, nakikita nyo dyan sa labas, yan, nandyan sila. So, nagpre-prepared. So mamaya bababa tayo din, papakita ko sa inyo yung mga kinatay na baboy at kung ano pa yung mga handa ko para sa aking house blessing. Preparation na ginagawa. Nagpakatay ako ng limang baboy. Dalawa yung lilitsunin natin. No, nakaka-apron kami. Bye. Bye. Bye.
Magarinawa ang kapayapaan sa tahanan ito at sa mga nanginginig. Mga kapatid, dalhin at makinig sa banal na salita ng Diyos nang mapintal sa ating puso at diwa ang aral na gabayan ng mag-anak sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapanda at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patapos siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na mandaran. Pagdating ni Jesus sa datong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakaitan nito ay nagulong-gulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika na lang. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking kaligayan. At kung ako'y may nadayang sinuman, habang kalabayo ang sasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay tumating ngayon sa sambahayan ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Paliwanag lang po sa mga talahin ko, si Pugong Biyahero. Gusto ko sanang tanongin si Pugong Biyahero, bakit Pugong Biyahero ang kanyang ginamit na pangalan sa kanyang vlog? No? Pugong ay sako, pinupugongan. Pupugong at ibabiyahe. Pero ang palay ho natin ngayon ay pinupugong at diretso na sa wala na sa wala ng tangke. Wala na sa pagkapugong diretso sa NFA. Ginamit niya. Tukso sa kanya nung bata pa siya. Ah, bakit? Anong tukso sa kanya? Pag tinatawag naman siya ng pugong. Ikaw ang tumawag. Nanay una po ang unang tumawag. Nagbibilad siya talaga ng palay. Natatandaan ko yung nanay sa simbahan. Ay, pugong! Alik ka dito. Tapos inuutusan niya. Ay, mga bata. Na ano sa kanya, tinukso na siya, ay, pugong ka pala, pugong, sabi gano'n. Ayun po yung may umpisa, hanggang tinawag na namin siya pugong. Kung titingnan natin, isa yung bagong panamagandang tingnan ngayon. Diba, minsan sinasabi sa Bible, ang ginagawa ng kaliwa, huwag mo nang palam sa kanan. Pero dahil sa usapin ng transparency, dahil sa usapin ng responsibilidad na kailangan mo nang ipakita yung ebidensya. Kailangan mo nang i-post sa tulong ng social media. Ang hamon lang ay doon tayo sa totoo. Doon tayo sa makatotohanan na kailangan gamitin siya sa isang maayos na pamumuhay, tapat na pamumuhay, kagandahan. So sana yun din ang maging inspirasyon, pero maganda palalimin sa mga gumagamit ng social media na sana ay gamitin itong instrumento ng pagmamahal, ng paglago, ng buhay ng bawat tao.
Okay po. Mga kapatid, dali na't dumulog sama na bukal ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambayan. Amang mapagmahal, loobin mong pamayanihan ng tapat ng pagmamahala ng aming tahanan. Iniluluhog namin. Sapagkat lubha kang maawain. Amang makalinga, loobin mong naging bukas palad kaming lagi sa mga kapos palad, lukha at sawi. Iniluluhog namin. Sapagkat lubha kang maawain. Amang may kapal, loobin mong maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Takilikin mo ang iyong namimintuhong ang kanya, mang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesus Cristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa tahanang ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo. Upang sa paglagi rito ay kanilang madama ang iyong pagtutok. Upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod. Upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaulahan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang kahanan. Sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, hari namin nabubuhay kasama ng Espiritu Santong magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig na lang ito ay patuloy na magpaalaala ng pakikiisa natin sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat.
nagpala naman sa taas. Sa taas. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa mabaing lahat. Pinagpala naman ang anak na si Jesus. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa mabaing lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, kinalaman ng kanyang mga kasalanan. Ngayon at ng Panginoon, mamatay pa ang mga. Bagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming mga kasalanan. Ngayon po kami mamatay. Amen. Bagi na mo kaya, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming mga kasalanan. Grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming mga kasalanan. Bagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon na lang kami mamamatay. Amen. Bagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya, Kristo ay mananlubusan sa ating kalooban. Upang ano man ang ating ganapin sa salita o gawa ay mangyaring lahat sa ngala ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsasabog na. Sabog na daw. Paglasan na. Sa labas. Ako sa taas. Isa doon. Thank you.
Ako muna magpasalamat sa inyong lahat. Thank you mula sa nagluto. Yan, yung mga tumulong sa, ano tawag yan sa ating? Gawaan, ano? Yan, gawaan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng mga naka-attend, thank you sa inyo. Okay? Ako ay masayang-masaya kasi kahit paano, nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan. Sana next year, kung makauwi man ulit kami, taon-taon, gagawin ko na ito para mapasaya kayo na. Okay? Yan, nagtatanong, bakit? So, para makilala nyo na rin akong lahat, bakit Pugong Biyahero yung aking pangalan? Pero hindi naman talaga yun yung aking pangalan. Pugong Biyahero, kasalanan to ng Tsauna. Ayan. Okay. Pinangalan niya sa akin yun, bata pa daw ako. So, yun yung tumatak sa isip ko, every time na magkikita-kita kami magkakamag-anak, ang tawag nila sa akin, Pugong. So, hanggang sa lumaki ako, hindi ko na yun nalimutan. So, yun yung simula na tinawag akong Pugong Biyahero. Yung biyahero, dinagdag ko na lang yun. Kasi mahilig akong magbiyahe. Ngayon, kaya pinagsama ko siya, Pugong Biyahero. So, nagsimula akong mag-vlog. Kaya, tinawag siya ang Pugong Biyahero. Kung saan kami bumiyahe, doon kami naghahanap na pwedeng matulungan. No? Maswerte yung mga kabataan ngayon kasi doon sa mga napupuntahan ko, mas mahirap pa yung dinadanas nila kaysa sa inyo. Kaya kung mapapanood niyo yung vlog ko, kung bakit doon ako nagbablog at hindi dito sa atin, kasi maswerte pa din tayo. Bakit? Nakakapag-aral kayo. Yung mga tinutulungan ko, di sila nakapag-aral. Walang bahay. Kayo, yung mga tao dito, may bahay. Diba? Malaki na yung pinagbago ng barangay natin compare dati. Alam nyo yan, pag-uwi kami dito noon, hirap ang tao. Pero ngayon, hindi na hirap. Kaya masaya. Masaya kasi nakapag-aral na. Ang gusto ko lang, yung mga bata, diba nakikita nyo ito ngayon yung bahay namin? Okay? Tatanggalin nyo sa isip nyo at kahit sa inyong lahat, yung salitang inggit. Pwede kayong mainggit, good na inggit, gagamitin nyo siyang inspirasyon. Diba, yung mga batang maliliit, nakita kayo ng bahay na ganito, magiging inspirasyon nyo yun. Alam nyo kung bakit? Nung bata ako, pangarap ko na magkaroon talaga ng magandang bahay. Nung ginagawa yung bahay ng Chaupe, yan, yung bahay na yan ng Chaupe, lagi akong nandyan. Nung ginagawa ang bahay ng Nieta, nandyan din ako. Lagi akong nakatanghod. Kasi gusto kong magkaroon ng magandang bahay balang araw. Yun yung inspirasyon ko. Daan na namin. Kita nyo kung gaano kami dati. Ganun. Kaya gusto ko maging inspirasyon nyo. Ha? At lagi nyo isa sa isip, na hindi habang buhay mahirap tayo. Darating yung araw na hindi man binigay ng ibang tao sa atin o kamag-anak, palaging may Diyos na laging gagabay sa atin. So maraming salamat and God bless po sa inyo lang. Okay. Tuloy na ang game. Yan. At salamat ulit sa lahat kay Kapitan, mga barangay official, thank you. Sa mga nag-aasikaso pag nauwi kami, maraming salamat. Sa inyong lahat, thank you so much. God bless you sa inyong lahat. Sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin, nawa Panginoon, ibigay niyo po kami ng kalakasan, ligtas sa anumang karamdaman sa kabila ng pandemic na pinagdadaanan namin po ngayon. Salamat po sa araw na ito, sa pagsasama-sama ng aming pamilya, ng aming mga kamag-anak, ng mga kaibigan, mga kababayan. Panginoon, basbasan mo po ang kapatid.
dalangin namin sa araw na ito. Sa ngala ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Gara, gara, gara. Kaida na. Kaida na. Mga kapitbahay, kakain na po. Happy New Year! Sabihin niya, Happy New Year! Happy New Year! God bless you! Pasko! Thank you.
Yeah.